Good day. I am with Justice Harriet today, and it's a blessing that we'll know something about Father Blas's journal, because Justice Harriet, as we know, is someone who is so close to Teresita Castillo and a champion in defending about the Mediatrix separation and the devotion. Good day, Justice. Good afternoon, Father. Thank you for visiting me in my house. I'm so happy to see you and meet you and have this interview. Now, enlighten us, please, about the Father Angel de Blas journal. Father Angel de Blas was the leading investigator during the Lipa controversy of 1948. And in fact, he was the one who extensively investigated Sister Teresa Castillo about the Lipa operation in 1948. And on the basis of that, he made a journal of all the things that he was able to extract from the late Sister Teresa Castillo. And notably, he said in his journal, number one, that Sister Teresa was telling the truth. Wow. Number two, that he was not suffering from any mental sickness or disease. Number three, that she is of upright moral character. So there is no guile in her. And according to his journal, he had all praises for our Sister Teresa. And in fact, in his last sentences in his journal, he claimed that Sister Teresa was indeed a missionary and not a hoax. Wow, that's a big truth. It is. That we have to tell. That is the reason why I am insisting that the Blas journal should be made a part of the investigation record of the CBCP with respect to the Lipa controversy that happened at the court in 1948. So how did you get this journal, Justice? I got a Xerox copy or a photocopy from Father Roland de la Rosa way back in 2017, because he was doing a research on the Lipa apparition. And according to him, he saw the original copy in their archives in Santa Sabina archives in Rome, Italy. Wow. This is the seat, which is the mother house of the Dominican order throughout the whole world. And on that basis, I think this is history. I requested Dr. Joel Strada and you, Father Leo, to have it translated. That was before, during Father Magtal intervened in the certification. Yes. So it was done first by Manolo Gonzalez, and we furnished a copy to Father Roland Magtal, who is a noted Mariologist and a fellow Dominican. Yes. And in 2019, he certified to the effect that the English translation of the Spanish journal is actually true and authentic. So he gave his imprimatur, in other words. Yes, yes. And that is the translation that we have been circulating all over the Philippines and given to all Mediatrix devotees. So, and I assume that if you notice in my letter to the CBCP bishops, I made mention of Bishop Bagapolo's letter. Yes, yes. Wherein he attached the journal. Yes. And I assume that was the English translation approved and certified to us authentic by Father Roland Magtal of the Dominican Order in the Philippines. So, Justice, the Dominican Order has a big role establishing the authenticity of this journal. I made mention that in my letter to the CBCP last January 28, 2021. And I said, if you want the genuineness, if you want the issue to be addressed as to the genuineness and authenticity of the Spanish journal of Father Angel de Blas, who is a Dominican priest, and mind you, Father, during the time when he was investigating Sister Teresa Castillo in 1948, he was Director Magnificus of the University of Santo Tomas. Yes, yes. And a noted psychologist. Mm. And that's probably the reason why Vatican appointed him to be the lead investigator of Sister Teresa Castillo, to be able to extract from Sister Teresa Castillo as to where she was coming from.
Yes. Whether she was inventing stories or she was actually telling the truth. Yes. Sa summa total, Father Pio, sinabi niya sa journal niya na nagsasabi ng totoo si Tirsing. Sister Tirsing. Kasi there is no guiding niya. At saka yung mga sinasabi na mga bad moral traits niya and bad moral character about lesbianism, mm-hmm. It's not true. It's not true. So, this is a big challenge to the CBCP. I am challenging the CBCP to look at the truth. Huwag na sila magtago-tago. Okay. Kung ang ito lang ang napapansin ko sa kanila, when it comes to the state problems, mm-hmm. Like for example, they are so vociferous in knowing the truth as to the extrajudicial killing in this country. Why couldn't they find the truth in the Lipa apparition, which is their main domain? Akikialam sila sa politika, pero hindi nila tinitingnan yung dapat nilang gawin sa simbahan. Well, that's a big point. Yes. And as the collective guardian and shepherd of the flock in the Philippines of our faith and morals, they should get to the bottom of this Lipa apparition problem or controversy. Once and for all, they should tell the laity, totoo ba ito o hindi? Yung papal decree of supposedly ni Pope Pius XII, talagang nandyan o wala? Ngayon, hindi na nila masasabi na hindi namin pwedeng ilabas ito kasi maaapektuhan yung mga moral character ng mga persons involved. Hindi na yan pwedeng say-say ngayon kasi no less than Pope Francis last March 2, last year, inopen yung archives ni Pope Pius XII. Yes. From 1938 to 1958, yes. Kasama yung 1951 papal decree. Correct. Na ngayon, tingnan na nila. Kasi we're entitled to know. Lumen Gentium empowers the laity to secure help and assistance from the clergy. Correct. From even from the higher ecclesiastics. Yes, correct. So, may karapatan ang laity, may karapatan kami na magsabi sa mga obispo, tingnan ninyo ito at gawin na ninyo ang dapat ninyong gawin. So, this is also your challenge to the devotees. And to the Filipino people. Nakikiano ako, sa lahat ng mga devotionado sa mediatrix, makaisa na tayo. Hindi tayo pwedeng fence-sitters. Hindi kikilos ang mga obispo, kung hindi rin tayo kikilos. Kaya sa kanya-kanya ninyong parokya, sa kanya-kanya ninyong diocese, kalampagin ninyo yung mga obispo ninyo. Because this is the truth. 72 years na hindi natin nalalaman ang katotohanan since 1948 up to the present. When the apparition occurred in 1948, I was only 2 years old. Now I am 74 years old. About time that the truth would emerge. That's correct. The unvarnished truth about the Lipa apparition. Totoo ba ito o guni-guni lang? Yes. And there is the obligation to clarify it. Not only that. Yung dalawang obispo na nagsasalita. Correct. Aside from the Blast Journal, meron... May affidavit si the late Godofredo Pedernal, oh. Yung Bishop Emeritus of Burangan Sama, yes. Na nagpapatunay na yung Shower de Rospetal authentic kasi she personally witnessed it. At saka, during his visit to Vatican, nakausap niya si Monsignor Morelli at it's stated in his affidavit kasi ako ang nag-subscribe sa affidavit niya eh. At sinabi niya sa akin, and I interviewed him point by point on the contents of his affidavit. Saka, he stuck to his points. Hindi siya nagmintis doon. At sinabi na napilitan daw yung 6 diocesan bishops to sign the decree in April 51 na hindi supernatural in origin ng Lipa apparition dahil doon napilitan sila. They acted under duress. Wow. They were forced. Ayan. They were forced to sign it. So, another thing. Yeah. Kaya dapat malaman ng... Dapat... ang simbahan, tingnan nila ang katotohanan dito sa Lipa apparition. Huwag na sila magtago-tago kung saan. Tingnan nila yung extrajudicial killing. Ayaw nila sa tsa-tsa. Tingnan na nila ito. Ito ang trabaho nila. Bakit sila nagtatago dito? You're making a good point, Justice. Indeed, this is the responsibility of the church. Responsibility ito ng simbahan. Yes, yes. Because it affects the devotion of the lady to our Mama Mary Mediatrix of Our Grace. At saka, ito nga ang kalunos-lunos. Nagagalit tayo sa mga protestante na inaalipusta ang Mahalena. And always that the bishops sa mga katulikon mga pare inaalipusta ang Mediatrix.
Kaysa daw, demonic daw ang imahin. Oh, unfortunately. Oh. Eh kung sinabi yan ng protestante, mga protestante, magagalit tayo. Pero sinabi nila, di walang kimi yung mga lady. Pero hindi ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako magiging kimi. Because I will stand up for the truth. Saan ka na nakita in the history of the Philippine Catholic Church na isang imahin ng Malena ay sinakuban ng demonyo? Di ba takot ang demonyo sa Malena? Mm-hmm. Oh. Di ba yan ang tinuturo sa atin ng mga obispo? Di ba tinuturo sa atin simbahan? Bakit kayo ng simbahan yung ibang mga pari, ibang mga obispo nagsasabi yung imahin ng anon, imahin ng Mediatrix dapat ituktok, ibaon dahil demonic? Okay. Yes. This was done. Ginawit yun. Kaya ako nagagalit. Kasi, kung ikaw, kaya ito nga ang sabi ko nga sa mga Mediatrix devotees, dapat magalit tayo. Tayo inaalipos na ang Mediatrix natin. Hindi tayo dapat pumayag na inaalipos ang nating Banal na Ina. Knowledge from the bishops and the priests, Catholic priests at that. Kasi kung ibang mga protestante, nagagalit kayo. Yes. Ba't di tayo ngayon magalit sa mga ginagawa ng kaparian natin sa kakaobispo natin? So going back, malaking bagay talaga ang magagawa nitong journal na to. Journal at saka yung affidavit ni Godfrey Pedernal. At saka yung reflection ni Archbishop Gaviola, former yes. Archbishop of Lipa, na nakita niya rin yung dancing sun. Oh yes. So nagpapatutuo siya na hindi rin demonic yun. Ay, okay. Hindi kailangan maniwala ang mga obispo kung ayaw nila maniwala sa mga ordinaryo mga deboto. Pero kasama nila, kabaro nila ang nagsasabi. Kabaro nila si Bishop Pedernal, kabaro nila si Gaviola, bati nila niyang tingnan. At saka pare si si Angel de Blas. At siya yung leading investigator. Siya nandun, siya ang nag-imbisiga kay Sister Teresine Castillo. Tingnan nila, pag-uralan nila ang Blas Journal. Bakit hindi nila, bakit ayaw nilang tingnan? Bakit ayaw nilang itago? Yung letter ni Bishop Pagaforo, last year pa yan. Yes, yes. Anong nangyari? Wala silang ginawa for more than a year. Abuti na lang may nagbigay sa akin. Hulog ng langit may nagbigay sa akin. Pasensya ka na, Bishop Pagaforo, I have to use your letter because paninigan nyo yung sinabi nyo sa letter ninyo. Yes, yes. So, nagiging malinaw, Justice, na mayroon talaga dapat alamin ang simbahan tungkol sa Lipa Apparition. Malinaw na malinaw. Huwag na silang magmaangmaangan kung ano-ano ang sinasabi nila na kay Sugana ito, masisira. Masisira ang mga tao, pero siniraan nila sa 2015 decree ng Vatican, siniraan nila si Sister Teresine doon. Hmm. Eh bakit kung sinisiraan nila, bakit din nila linabas yung 1951 decree ng Papal ni Pope Pius XII? Which was the basis, which was his reference point for the 2015 decree. Correct. So magpakita sila ng preba. Asan yung preba na hindi totoo yung apparition? Asan yung preba ninyo na meron decree ang Santo Papa na si Pope Pius XII? Asan yun? Produce it. Hindi naman kami pwede magbasta porque pala mga deboto kami, maniniwala lang kami sa mga sinasabi ninyo. Bigyan nyo kami ng rason para maniwala kami sa inyo. Hindi naman kami mga tanga. Correct. That's a big point. Tama. This is no longer the medieval age wherein the bishops, the statement of the bishop, the statement of God. Hindi na yan pwede. We were given the power under the Lumen Gentium. We were given to have a critical view of everything that's happening in the church. Kaya nga may participation ngayon ang laity, a big participation in the church, in the role of the church. So when you speak of the church now, you don't speak only of bishops and clergy, you also speak of the laity. So we pray, Justice Harriet, that the church, especially our leaders, will have the courage to understand and be open to your challenge. Eh, nagsasabi na nga ako, mag-imbestiga na kayo doon sa sulat ko. Yes. Imbestigahan ninyo ako. Tanungin na ninyo ako on the basis of the affidavit that was subscribed to me by the late Bishop Pedernal. On the basis of, affidavit, in the testimony, sworn testimony of the late Archbishop Gaviola, as containing his reflection, na nag-subscribe sa akin. Anong sinasabi ninyo na hindi na pwede kasi patay ng mga tao? Andito ako, buhay ako. Ako magpapatuto na ito talaga ang sinabi nila kasi nag-declare sila sa akin. Ako pa ang nagkuha ng affidavit nila ng corn. They subscribed before me.
So, imbisigahan ninyo ako kung sa tama ang sinasabi ko. Ba't ayaw ninyo akong imbisigahan? Natatakot ba kayo sa akin? O natatakot kayo sa katotohanan na lalabas sa bibig ko? Thank you very much, Justice. This is a very enlightening points. The points are very enlightening, actually. And we pray that the people who are now listening and viewing... Nakikiusap lang ho ako sa mga deboto sa Mediatrix. Magsama-sama na ho tayo. Kasi hindi naman ito one-woman fight katulad ko. Lahat tayo gusto natin malaman ang katotohanan sa nangyari sa Lipa in 1948. Lahat tayo naman nagmamahal sa Mediatrix. Lahat tayo naniniwala na katotohanan yung pagpunta ni Mahal na Ina, pagbisita ni Mahal na Ina sa Lipa, monasteryo noong 1948. Eh, tumindig tayo, lahat tayo tumindig at makipagbaka. I-insist natin sa Simbahang Katolika, malaman natin ang katotohanan because we are entitled to the truth. We know less. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga Mediatrix devotees throughout the Philippines and even outside of the Philippines. Mag-insist tayo na buksan ito, buksan ang mga obispo. Tingnan nila ngayon ang Blast Journal. Tingnan nila ngayon ang affidavit ni Bishop the late Bishop Pedernal. Tingnan nila yung sworn testimony the late as Bishop Gabriola. And on that basis, pabuksan nila yung reinvestigation ng Lipa para malaman ng buong mundo ano talaga ang nangyari. Ano yung katotohanan sa nangyari sa Lipa in 1948. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Kami mga deboto, wala naman kami hinihingi na hindi saklaw ng simbahang Katolika. Eh, binibigay naman sa amin ng, in fact, hindi lang yan duty namin, kundi responsibilidad namin to call the attention of the bishop to the CBCP that, hey, there is a big problem here. We are looking for the truth. You help us because you are the church hierarchy. Find out the truth for us. It's a big challenge and at the same time, an inspiration for us to go on. Thank you very much, Justice. Hindi ako titigil dito hanggang hindi ko makamta ng justisya para sa Mahal na Ina. I owe it no less. Kung nasa isang tao nagsasabi na debosyonado siya sa Mahal na Ina, na mahal niya ang Ina, then ipagtanggol natin ang Mahal na Ina. Amen. Amen to that.